everyone! Magandang gabi sa inyong lahat. Char, it's already 7:54 PM dito, guys. And let's start our vlog. Since yung vlog ko para kahapon, mahaba na kasi. I think mahaba na. So, pinutol ko siya. Tapos, nag-start ako ngayon para naman hindi na ako masyadong maging busy bukas. Ngayon, bababa ako kasi nasa baba na si PJ. Ewan ko kung may work ba siya or busy siya. May work siya, guys, pero I mean like busy ba siya or hindi, something. Wala siyang meeting for now, so bumaba siya. Sabi ko sa kanya na bumaba ka kasi hinahanap ka nila sa baba. So bumaba ka doon, sabihin mo sa kanila kung anong nangyayari sa'yo. And ako naman, bababa ako para makipaglaro. Kasi sabi ni brother-in-law, gusto ko ba daw maglaro ng cards? Kasi nabuboard sila, nandun sila sa baba, nanonood lang sila ng TV. So yeah. For now, bababa na muna ako bago nila ako hanapin dun sa baba. Kung bakit hindi na naman ako bumababa? Bakit hindi ako nakikipag-bonding sa kanila? So, kikipag-bonding tayo sa kanila, guys, para maging close tayo, char. Nakabalik na ako. Kanina, guys, naglaro kami ng cards. Dalawang rounds lang yung cards namin, guys, kasi nag-away si mommy at si dad. Iman eh. Mommy and dad were fighting during playing cards. Why? I don't know why, but I think Golu and me picked two, and then something, I don't know, something happened. We only played two rounds. Because dad said something to mommy. Because mommy put spades and then dad get mad and then Golu put something and then mommy was like, okay, let's not play. I'm gonna cook food. I the fighting, I should not fight. Yeah, and Golu was like, daddy, you're fighting with mommy. Wow, this month we didn't have a lot of expenses. Good, good. Yeah. Yeah, guys, so nag-away si mommy and si dad. Nakaupo lang ako kasi si mommy nga, nagalit nga siya. Sabi niya magluto na lang daw siya kasi may sinabi si dad sa kanya na dun sa ginawa niya habang naglalaro kami. So, yeah. Normal lang talaga pag-away, guys. Sa marriage. So, nakikita ko talaga yan dun sa baba, si mommy and si dad. Parati din silang nag-away. But they fix it. I'm planning to put lots and lots and lots of oil on my hair. Grabe, guys. Ang dami kong dandruff. See this one? I have so much dandruff. So, tonight na, okay, look at this. Ang sticky din ang buhok ko. Like, ugh. Sticky, buru-buru. Sticky, sticky. Sticky. I'm gonna shower tonight. I'm gonna put some oil because look at this. My hair is very wild. It's everywhere and I have a lot of dandruff. So much dandruff, guys. So, yeah. So yes, kakain na muna kami and then maybe mababa kami. Maybe magiging okay na si mom and dad. Tapos maglalaro na naman kami ng cards. Oh, Golu was saying that maybe we should go somewhere this weekend. Sabi ni brother-in-law, guys, nabuboard na daw siya dito sa bahay. Kasi mga 1 month na rin siya dito sa bahay, di ba? Tapos lumalabas siya minsan pero nandito lang talaga siya sa bahay mostly. What happened to your hair? I just put it like queen. Yeah, what? How? It was in the center here, no? So I was yeah, like... that's better. Let's put it like yeah, this. That's better. It's better than center. That suits you. How about you go and take shower? No, I need to put oil, but I'll put it later, maybe after. This is better. Why do you not put your hair like this? Why do you put like a... Because I got used to putting it in the center and that's then... so dumb. My hair is in the center now, like this. Okay, yeah, fine. It looks so shit. But that's my opinion. Okay, our dinner. Nothing is left. This is the only thing left to eat. And the bloody pomegranate. Yeah, the pomegranate is bloody, but each pomegranate gives you one drop of blood. For real? Yeah. But only one drop, not more. Or maybe I'm wrong, maybe it's more. You have to take out this part. What the? It has a bug inside. Wait, it's already low, but I just put it. Okay. I'm charging a lot. Today I think I charged each of these 3 times. This other one is low bat again. She becomes like a woody woodpecker. The door.
the woodpecker. Hmm. Thank you, God, for the food and for good health given to us. Amen. Okay, we're eating our dinner, Char. It's already 9:30. Same stuff. How about your driving experience today? Me, a lot of shouting? Yeah, he shouted a lot at me today. He said, why are you there in this land? You should go here. Hey, don't go there because there's a hole. Hey, you should turn. Yeah. Because I'm worried we will drop the car in the hole. We're like, hey, you should put the clutch. Hey, you should. You should brake. So many things going on. My head is like. So what did you learn today? I learned to put the car in gear 2, Char. And how to U-turn? U-turn? I already learned U-turn yesterday. Not really. But today I'm learning it. Yeah, I know. Today I'm learning it more. I learned how to do some U-turn. But today I tried the gear 2 and it's really fast. For me at least. So it's fast. And then there are lots of cars there. And there are some people! And they are very near. I'm so scared. Like, there are times that I stop because there are people even though they are not really very near. But I'm scared. How near is somebody who is 200 meters away? It's there. No! What if... You don't know. What if the car goes zoom there? And then the people are gonna be hit. The car will go zoom there if you press the accelerator. Yeah, but still. Number two, even though I don't put the accelerator, it's still fast. Yeah, because of the high gear. Ilalagay ko lang ito dito kasi nagpapainit ako. Hindi na siya tumatay. 12:20 na ng umaga, guys. And kakatapos ko lang maglagay ng oil sa buhok. See, tignan niyo. It's very wet na. Dinamihan ko yung paglagay ko dito sa scalp ko. Kasi ang dami ko ngang dandruff, guys. Super dami ng dandruff ko. So, yan. Need natin ng solution, Char. So, guys, kanina guys, habang naghuhugas ako ng pinggan, tinawag ako ni Dad dito sa living room. Sabi niya, ito daw. Ito. Ito yung ginamit namin sa wedding reception namin. Tapos sabi niya, putulin ko daw yung part ng mga dry na na leaves. I mean, yung dry na na mga flowers. Tapos, ito siya. Ito siya. Tapos ito. Sabi ni Dad, gawin ko daw itong isang necklace. So, ito yung gagawin ko bukas para para ipakita ko sa kanya. See guys, ang haba na ng buhok ko, guys. Hanggang sa tiyan na yung buhok ko. Dito kasi, yung mga babae, mostly, ang haba ng buhok nila hanggang sa puwet talaga. Tapos ako, since matagal ko na rin gustong magkaroon ng mahabang buhok, kasi, nung na-meet ko si PJ, yung first time na na-meet ko si PJ, hanggang dito lang yung buhok ko. Sobrang liit lang ng buhok ko. Tapos, nakalimutan ko. Pero nagpaputol ako ng buhok ko hanggang dito, I think. So, yeah. So, now, ang haba na ng buhok ko, nagtataya lang ako na alagaan yung buhok ko. And then, hindi ako masyadong naglalagay ng coconut oil, guys. Kasi, nung mga time na everyday na akong nag-vlog, ayoko naman na yung video ko palaging basa at tignan yung buhok ko, diba? Kasi nga, kapag nag-coconut oil ako tapos naliliko, pag dry na ng buhok ko, para pa rin siyang basa, diba? Tapos ako, kapag naglalagay ako ng coconut oil, sobrang dami nang nilalagay ko, guys, kasi gusto ko na mag-effect talaga yung coconut oil. So, when it comes sa mga dandruff ko, yung coconut oil talaga yung nilalagay ko kasi effective siya sa akin. Like, pag ito, pag ligo ko bukas, magiging okay na to. I mean, magiging kaunti na lang yung dandruff na makikita ko sa buhok ko. So, yeah. So, now, diba, 12 o'clock. Almost 12:30 na ngayon ng gabi. Tapos, hindi na siya masyadong malamig, guys. I think spring na talaga these times.
finally, very soon, makakasuot na rin ako ng mga t-shirt ko na nandun lang sa almira ko. Kasi, I don't know, napapagod na ako na maglagay ng winter inners, tapos maglagay ng jacket, tapos ang daming layers ng damit na ginagamit ko, tapos sobrang lamig ng tubig, hindi ako masyadong nakakaligo kasi nga sobrang lamig nga. Tapos, ngayong summer, every day na ako maliligo, tapos ang problema ko na naman is yung super init, kahit nandito sa bahay, super init. So yes guys, darating na naman tayo sa panahon na yan na very mainit na naman. So yes guys, yan na muna yung video natin for tonight. And bukas na naman kasi for now, I will braid my hair para hindi masyadong basa yung bed naman or hindi masyadong mag-aamoy ng coconut oil yung bed, blanket, and yung pillows ko. And then I will cover my head. See you bukas. Namaste guys! Good morning! No, I don't like the food. I don't like the food. Okay. So, kakatapos ko lang maligo, guys. Char. And, naging super, super busy ako kaninang umaga kasi nagluto ako ng sambar, tapos nagluto ako ng fried rice, tapos nag-fry ako ng tofu kasi binilhan niya ako ng tofu. So many things. Yeah. So many things going on. And then, ang tagal kong natapos magluto, guys. Kaya hindi na talaga ako nag-vlog kasi nagmamadali na ako, like, multitasking na tayo sa pagluluto. So yeah, ngayon 2:45 na, kakatapos ko lang mag-dry ng buhok ko. And then kakain na kami tapos mag-driving lesson na naman kaming dalawa. Nakahanda si PJ ng mga pagkain namin. Binilhan niya ako ng noodles, guys. Sa malapit na store dito. Hindi ko nga alam na lumabas siya eh. Tapos sabi niya, binilhan niya ako ng noodles kasi sabi ko sa kanya kagabi na gusto kong kumain ng noodles, yung noodles katulad ng sa atin. Tapos sabi niya, nabibilhan daw niya ako ng noodles na ako yung gagawa ng mga sausawan, yung mga ganun. Like yung noodles lang talaga yung bibilhin niya. You got a chapati noodle? What is this hair? What hair? Oh, you cannot even clean, ha? Huh? I want the food, you're not even clean. Wait ba? She's so moody. You know guys, ngayon na nakapag-asawa na ako, it's like yung patience level ko, tinaasan ko talaga kasi nakakainis talaga si PJ. Like, gusto ko na talaga siyang kurutin, yung mga ganon. Tapos, nagtatry lang talaga ako na maging patient sa kanya. Naku, anong ginawa niya na ayaw ko. Nag-inhale, exhale na lang, guys. Ganyan na lang talaga yung technique ko para hindi ako masyadong magalit. At hindi na nga ako masyadong nagagalit. Kaya nga, kasi dun nga, like, nag-inhale, exhale na lang ako para hindi ako masyadong ma-stress. If mag-asawa na din kayo, nakakainis din yung mga partner nyo, yun lang, inhale, exhale lang, guys. No choice. Kasi hindi mo talaga maiiwasan na mainis eh. Kasi, like, kapag nag-asawa ka na, kayo lang dalawa magkasama parate, tapos, of course, magkaiba kayo ng pamilya, diba? Magkaiba kayo ng upbringing, tapos magkaiba pa kayo ng nationality. Ang daming conflict na mangyayari kayo sa buhay. Tapos, ayun, hindi mo talaga maiiwasan na hindi ka mainis. Kaya ako, nagtatry lang talaga ako na maging patient sa kanya. Like, yung gusto ko na sana magalit. Like, super, super galit. I mean, not really super. Like, gusto ko na sana siyang hindi kausapin. Pero, kinakausap ko na lang siya kasi ayoko naman na masira ang araw ko dahil sa pagiging, like, mad. Ano ba yung mad? Oh, dahil sa galit ko. Ayoko na masira yung araw ko dahil sa galit ko. So, nagtatry lang ako na inhale, exhale lang tayo, guys. Kasi ako yung mostly nagsistart ng away kasi nagagalit na ako masyado. So, ngayon, nagtatry na ako na hindi na magalit ng, like, I don't get mad easily. That's my goal for now. So, yeah, tinataasan ko talaga yung pasensya ko dahil sa kanya. It's good kasi natututo na rin ako na mag-adjust na maging free, yung hindi tayo palaging mad always, like we should just be happy. You can help me also, I'm getting a pool also, I need help in arranging it else everything will be cold again. See. Okay, Jay. That is also your job. Which one? I don't know, we have too many things to eat.
super moody, guys. Okay, I'm gonna make more fried rice tomorrow. It really smells nice. Something is not smelling right. This one? Yeah, I think it's that. Oh, it smells nice. It smells onion and garlic. How about you eat? You can hide the water later because I'm eating the water. It will get cold. And then you will say it is cold. Here, Mr. Moody. Mr. Moody. Yeah, I have to. Okay, our breakfast. Brunch. Oh, I'm so excited for this one. Fried rice with tofu. Ooh. And mommy's, what is this? Alu gajar or something? A chach. Chapati and sambar. Hey, where are you going? I want some namak. Hey, I have it too. Give me some of this. Hey, you eat salt like it's candy. In the right amount in the food, then I will. No, then I can't eat it. That's right. Yucks! Yucks, I don't like this. Oh, my tofu, guys! Oh, so excited. I just need a good soy sauce. My fried rice is nice, guys. OMG. OMG, I love this. It's nice. Sabi ko kay PJ, guys, tabilan mo ako ng tofu kasi nung nasa Manila ako, parati kami kumakain ng tofu ng kuya ko at ng kaibigan niya. So, yan, nagustuhan ko talaga yung tofu sa Manila. Almost everyday kami kumakain ng tofu dun. So, yeah. Hinanapan niya ako ng tofu. Ang dami yung tofu dumating kahapon. Ano, nung nakarang araw pala, binigay ni mami sa akin. Ngayon ko lang siya naluto. Ang sarap siya, guys. I'm gonna eat this later because this is too good to eat now. I like eating nice food in the end. What is this? Oh, my alarm, sorry. Like I said, I like eating the best food in the end. I like this fried rice and stuff. Tomorrow, baka mag-fried rice na naman ako. Nag-fried rice ako kasi may kanin kasi kami na naiwan kagabi. Tapos, nung tinikman ko yung fried rice, masarap naman siya para sa akin. So, nagbigay ako sa baba. Ewan ko kung gusto nila. Kasi kapag nag-fried rice sila, ang dami nilang nilalagay na spices. Tapos yung rice nagiging red. Hindi naman ganyan yung pagluluto ng fried rice sa amin, dun sa Pilipinas. So, yung way lang ng Filipino fried rice yung ginawa ko. So, somebody is here, guys, para ayusin yung tap naman sa CR. Yung hindi na siya naglalock properly, tapos parati na lang tumutulo yung tubig. OMG, it's so nice. Fried rice and tofu. I will make fried rice tomorrow again. जब गियर नहीं चेंज करते हैं तो अगर कैसे नहीं हो रहा है ओके जब टर्न करते हैं तो हमें तो टर्न करने के बाद तेरी हैंडलिंग हो गई है देन यू पुट इन एग्जी व्हाट इज एंड दे नेवर टू पैनिक ऑलवेज पुट अ ब्रेक इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू तो टच कर रहा हूं भाई क्योंकि तू क्लच दबा के रेस दे रहा है डोंट पुट द क्लच एंड पुट रेस यू हैव टू लीव द क्लच एंड पुट रेस यू आर बर्निंग फ्यूल यू आर किलिंग द इंजन Hello guys, so
kakarating lang namin sa bahay, nag-chacha kami ngayon, char. And then nagdilig din ako ng halaman sa labas kasi nakakalimutan ko na silang diligan. Wala akong masyadong gagawin, naghihintay lang ako para sa premiere ko. Gagawin ko yung sinabi ni Dad sa akin kagabi na what the freak is this? Na gawin ko daw yung one necklace, yung mala namin. Here, I put it here. Para. Where's the key door? So yes guys, since gagawin ko to, mag-chichika muna tayo. Can you give me the scissors? Habang gagawin ko to guys, mag-chichika tayo guys. Gusto kong i-share sa inyo kung mahirap nga ba makisama sa in-laws dito sa India. Una sa lahat, I think na hindi mahirap makisama sa kanila. Ako kasi, it's like 8 months na ako dito, diba? Tapos, yung nahihirapan ako is yung part na mahihain ako. Yung hindi ako masyadong palakaibigan, yung ganun. Tapos sila dito, very open sila, very friendly sila, yung mga ganun. Tapos ako, nahihirapan ako sa ganyan kasi nga, hindi nga ako sanay, diba? So, yung nakikita ko yung mga videos ni Elena, tapos si Elena, yung naging friend kami, atin last year yon, mga November or December, something like that. So, noong mga panahong yun, napansin ko sa mga videos niya na close na sila ng mother-in-law niya. Tapos ako, hindi talaga kami ganun ka-close ng mother-in-law ko like what I see in her videos. So, I was like, hala, mabuti pa siya kasi very friendly siya sa family niya. Tapos ako, hindi ako ganun ka-friendly like her. Wala lang, parang may na-realize na ako na, hala, dapat talaga akong makisama sa kanila kasi hindi naman talaga very strict yung family ko. Pero yung ako lang talaga yung kailangan mag-adjust kasi sila nga, very friendly nga sila. Wait lang, maghahanap lang ako ng needle para dito. Ang hirap ipapasok dito. So, yeah, wait. So guys, mahilig ako mag-gansilyo guys, if you don't know. So, may gansilyo set ako dito. Ito yung set ko nung nasa Pilipinas pa ako. Tapos may needle ko dito. May karayom ako. See this one. So, kailangan ko ito para sa yarn ko. Ang dami yarn dito guys, kasi si Dad is a chemical engineer, right? And then, he works with something about yarn, right? He's expert. Yeah, he's expert in yarns. Tapos, ang dami-dami niyang yarn dun sa taas. Tapos, ayoko lang ng ganito kasi kaunti lang. I mean, it's very thin. That's why I'm not using it to make some stuff. Like, gusto ko sanang gumawa ng sweater or gusto ko sanang gumawa ng bag. Pero, very thin kasi siya. Kaya, hindi ko ginagamit. So, yes, guys. Back to topic. So, dito, guys. Ako yung parang may problema. Kasi, nakikita ko talaga na very friendly talaga sila. Yung tinatry talaga nila na maging, na ma-feel ko na part ako ng family ko. Tapos, nire-remind talaga ko ni Dad always na, hey, dito, anak ka namin, tinuturing ka namin na aming anak na babae. Tapos, kung anong kailangan mo, sabihin mo lang sa amin kasi bibigay namin sa'yo. Tapos, yun na nga, yung ako talaga yung nahirapan mag-adjust kasi hindi nga ako masyadong very friendly. Pero, may mga times din na yung, pero may mga times din na hindi nga ako nagkaka-agree sa kanila. Pero that does not mean na may mga hard feelings ako sa kanila. No, I don't. I mean, nagtatanim ako ng grudge pero hindi sa family kasi it's different, diba? So, yeah. So, kahit sa mga time na yun, may mga times na nadi-disappoint talaga ako, na nagiging sad talaga ako dahil sa mga pangyayari. So, ako, nagtatry lang talaga ako na mag-adjust. When it comes sa brother-in-law ko, hindi ako masyadong nag-adjust sa kanya kasi he's very friendly. Brother-in-law? Yeah. Friendly in what sense? Like he's treating me like a little girl, like little sister. Yeah, you are little sister. What is this? What are you making? Dad said to make this into one necklace last night. Oh. Yeah. So yeah, tinuturing niya ako na parang little sister. Like, parang ako yung pinakabata dito sa bahay. Tapos, tinuturing nila akong parang bata. You are 2 years younger than me. Yeah, but, yeah, parang
Parang ganun, pero nafe-feel ko talaga na nakapatid ko siya, yung ganun. Tapos hindi talaga ako nag-adjust masyado sa kanya kasi very friendly nga niya. So when it comes to him, parang very comfortable na ako directly kasi marunong siya mag-English. Tapos ang bait niya, binibigyan na ako ng pagkain kasi gusto niyang... His English is super awesome. Okay, his English is super awesome kasi super smart niya, guys. Super, 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 duper, duper smart. Because 750 in a fucking GMAT is not a joke. Yeah, my 750 siya sa GMAT niya, and then he studied in the number one school in Singapore. Chor. World. Okay, in the world. In the world pala, guys, see? Very smart niya, guys. So, super galing niya sa English. Tapos, he's also very friendly. And super bait din niya. So yeah. Super bright? Super bait means super kind. Super kind? Oh, really? So really? Yeah. Yeah, I think he's really kind. Like, I feel comfortable when I talk to him. It's not like, I don't know. He's nice. He doesn't say bad. You don't say bad? Bad to me, ba? You say bad to you? No, I said he. It's nice because he doesn't say bad. Bad what? To me. Is he bad to you? Nah. I said he's super nice because he doesn't say bad to me. What are you saying? Why are you saying that? That's not what I'm saying. May mga times na nami-misunderstand ko si mami, tapos pumupunta dun si PJ sa baba, tapos sinasabihan ni PJ yung family niya na, ay, hey, si Jay, naging sad siya kasi sinigawan niyo daw sila, siya, tapos sasabihin naman ni mami dun sa baba na, hey, hindi ko naman siya sinigawan, sinabihan ko lang siya na ganito, blah, 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 or si dad, yung mga ganun. Tapos, nare-realize ko kaagad na, oh, ako pala yung nag-misunderstand sa kanila kasi hindi pala sila galit. Sinasabihan lang pala nila ako ng mga bagay na gusto nilang gawin ko, yung mga ganun. So, this year, guys, this year lang talaga ako nag-try yung this is my 8th month in January. Now, February 1 na ngayon. Pero, this year lang talaga ako nagtatry na parang okay lang ako na bumaba, na ako lang mag-isa. Hindi na ako naghihintay kay PJ na bumaba na siya lang, tapos susunod ako, tapos yung kukuha lang ako ng mga pagkain doon kung gusto kong kainin, yung mga ganun. Tapos si mami, nasisiyahan siya. Kahapon kasi, naghanap ako ng saging. Tapos, bumaba ako. Tapos sabi ko, mami, may saging kayo. Gusto kong kumain. Tapos sabi niya, na doon. Tapos ang saya-saya niya. Kasi, humihingi na nga ako ng pagkain ngayon. Like, hindi na ako nahihiya na magsabi sa kanila kung ano yung mga kailangan ko. Tapos, nandun din si brother-in-law sa baba. Tapos, sinasabihan din niya ako na, uy, maglaro tayo ng cards para, kasi nabuboard sila mommy and daddy. So, maglaro tayo. Yung mga ganun. Tapos, ako, hindi na ako nahihiya na nandun ako sa baba. Like ako lang mag-isa. Like, I think, easy lang yung pakikisama sa kanila. Kung open-hearted ka rin or open-minded ka rin, yung ikaw talaga yung mag-effort na maging close sa kanila. Kasi sila, guys, I'm sure, mababait talaga sila, guys. Yung mga in-law, mostly talaga, mababait. Yes, nangingialam sila, pero mababait sila. Like, concern na concern lang talaga sila sa'yo. Like, ayaw nila na magkasakit ka, yung mga ganon. Ako rin dito, diba? Sumasakit yung tiyan ko. Tapos sila sa baba, grabe yung mga discussions nila about sa akin. Sila sabi nila na, bilhan daw nila ako ng maraming mga prutas. Tapos yung brother-in-law ko, binibilhan niya ako ng charge kasi nga para maging okay na daw yung tiyan ko. Tapos si dad, siya yung bumibili ng prutas para sa akin. Tapos si mami din, binibilhan din niya ako. Yung mga ganun, yung effort sila, guys. Hindi sila yung pinapabayaan ka lang kung may nangyayari sa'yo. Hindi nila gusto na maging sad ka, gusto nila na maging happy ka. Kung nabuboard nga ako, sinasabihan nga nila ako na bumaba ka dito kapag nabuboard ka kasi mag-usap tayo or maglalaro daw kami dun sa baba. So ayun, guys. Yung ako na talaga yung nag-effort na mag-adjust this year. And wala lang, masayahan lang ako kasi nakikita ko yung improvement ng relationship ko sa kanila kasi nagiging close na nga ako sa kanila. Siya rin, ang tagal-tagal na niya akong sinasabihan na bumaba ako, na makipag-usap ko sa kanila, na maglaro ako ng cards kasama nila, na huwag na ako mahiya na bumaba, yung mga ganun. Ang tagal-tagal na niya akong sinasabihan yan, guys. Tapos ako, parati ko na lang sinasabi sa sarili ko na ang busy ko, nag-i-edit ako, yung mga ganun. Ang dami kong excuses
Kaya I feel na ako talaga yung problema. Ako talaga yung kailangan magbago. Kasi ako nga yung maraming mga excuse na para hindi ako bumaba. Like, ayokong bumaba kasi ang lamig doon. Ayokong bumaba kasi ganito, ganito. So, ngayon, hindi na ako nagbibigyan ng excuse. Kung tinatawag nila ako sa baba, bumaba ba ako, guys? Hindi na ako nagdadalawang isip na bumaba. Like, pupunta na talaga ako sa baba para makipag-bonding sa kanila. So, when it comes to pakikisama, guys, I think madali lang talaga. Kung ang person is very open-minded siya, very welcoming siya, very open-hearted, very, yung mga ganun, yung very open, yung willing ka na maging close sila, kung ganyan yung mindset mo, magiging close talaga kayo. Pero kung ang mindset mo is puro negative na lang about sa in-laws mo, hindi talaga mangyayari na maging close kayo. Mahihirapan ka talaga. And kung mahihiyain ka rin, katulad ko, mahihirapan ka rin. So, if ikaw, pupunta ka at titira kayo sa in-laws nyo, like, dapat maghinay-hinay na talaga na mag-adjust, na maging close sa kanila, na maging masaya ka, yung mga ganun. Kasi, hinay-hinay kasi ang process ng pagiging close sa kanila. Hindi siya very madali. So, mahirap talaga siya, pero yun na nga, you need to be open-minded and open-hearted and willing to be close to them, and you will be close to them. If you ask me, mahirap pa makisama sa kanila? Yes, if hindi ka willing na makisama sa kanila, pero if you are willing, then it's really easy. Magsa-start na yung premiere ko very soon. We also talk about the topic while ginagawa ko to. I don't know what to do with this. Should I wear this? So big, look at this. Whee! Dad said to make this into one because I don't know, maybe it means that you will all be together. Okay, I will just wear it like this for now. He asked you to wear it? No, I'm just wearing it. If you want to keep it, it was from the marriage, you know? Yeah, it was from the marriage. He said to make it into one necklace. Yeah, you can wear it. Big pearls, fake pearls, but it's okay. This is from our marriage, no? As long as they last. And then I think this is gonna be the end of my video for tonight, kasi nga nabibisi tayo, girl. Nabibisi tayo para sa future, Char. I'm actually having fun editing, pero sometimes nga sumasakit nga yung ulo ko sa pag-edit, pero mostly talaga na-enjoy talaga ako sa pag-edit, kasi nakikita ko kasi yung mga pangyayari ng mga panahon na nag-film ako, tapos natatawa ako dahil sa mga sinasabi ni PJ or sa mga sinasabi ko or sa mga ginagawa ko. Like, natatawa ako, guys. Like nai-entertain ako sa pag-edit. Kasi nga, natatawa nga ako minsan. And then, minsan din, like, kapag pinapanood ko yung sarili ko sa video, tapos yung nagsustory time ako or yung nag-share ako ng mga realizations ko sa buhay, na-realize ko na, oh, ang ganda ko palang magsalita sometimes. I don't know, I just feel like it. Like, oh, okay din pala akong magsalita. Like I can actually be a good speaker if magaling ako sa Tagalog or if I'm fluent in English, charots lang. Yung hindi masyadong putol-putol yung pagsasalita ko. Puro kasi putol-putol yung pagsasalita ko eh. Kasi, like, yung nag-iisip ka pa, tapos hindi mo pa alam yung Tagalog words, English lang yung alam mo, yung mga ganun. So yes, guys, okay, that's it. That's it for our video today. So guys, maraming salamat sa panonood. And see you in the next video.